Ibig sabihin, ang misyon ko ay pigilan si Peruha na makalaya mula sa kuweba kung saan siya nakakulong. At tanging ang tagabantay lang ang makakapigil sa nilalang na to. Katapos na madukot si Juan, hindi na maalis sa isipan ko na baka mangyari ulit ang nangyari sa kanya. Hindi ko mapigil ang kabahan sa gustong gawin ng apo ko. Ang paniwala ni Juan, may kinalaman ito sa mga nangyari sa kanya ngayon. Sa tatay nga ba niya nang galing ang kanyang mga kakaibang abilidad? Nangako ko sa'yo, ililigtas ko ang karya ninyo. Kinakailangan ko lang palabasin pa ang ibang sandata ng Bacala Cruz. Maraming salamat, Juan. Lalabanan ko ang anak Mandili para hindi niyo mapakulan si Peruha. At kapag natapos ang labang ito, nasisiguro ko'y pagmamalaki ka ng umang mo. Huh? Tara. Dito na tayo sa mundo natin. Best friend, sandali. Ah, si Liway. Naku, best friend! Di ako nakapagpaalam kay Liway. Sagit, babalik ako. Liway. Shhh! Halika na! Siguradong inaanap pa tayo ni Lolay. At kailangan malaman ni Lolo Jules ang tungkol sa problema ng mga engkanto. Halika na. Lolo, bilhin. Ay. Magandang gabi, ha? Magandang gabi, Brother Jules. Magandang gabi din po, sir. Sir Samuel. Si Juan ba nandiyan? Nawawala po si Juan, Sir Samuel, at saka si Aswang. Hindi pa po sila umuwi simula po kanina umaga. Kahina po siya tinatawagan, hindi ko siya makontak eh. Alam niyo ba kung saan siya nagpunta? Sandali lang, Mr. Alejandro. Ano ba talagang kailangan mo kay Juan? Tumutulong lang, Brother Jules. Wala mo siguro masama sa pagtulong, hindi ba? Ikaw, bakit tuwi na lang bumibisita ako dito eh? Palagi ka nalang nakatanong. Ano ba talagang kailangan kay Juan? Sandali po. Sandali. Ang mabuti po eh, wag na po tayo magtalo. Sir Samuel, Brother Jules, ang importante po, mahanap po natin si Juan at saka si Aswang. Nakita kitang pinapanood mo si Agustin sa pagte-training kanina. Gusto ko lang po talagang manood para matuto. Unang leksyon, hindi ka matututo kung manunood ka lang. Ang ibig niyo pong sabihin? Pero lilinawin ko, Orsario, ako ang masusunod. At huwag kang gagawa ng anumang bagay na makakapahamak sa'yo. Opo, Tay. Susundin ko po kayo. Sige. Tuturuan na kita kung paano magipaglaban. Marami pong salamat, Tatay. Huwag ka na mag-alala. Nandito na po kami. Sir Samuel, bakit po kayo nandito? Ah, kasi tinatawagan ka na. Hindi kita makontak, kaya punta ako dito para muna kung ano nangyari sa'yo. Ano ba naman kayo? Bakit hindi ba lang kayo natawag? Ang bihira, oo. Oh. Saan ba kayo nagpunta? Ako, Luloy, maniwala ka o oh, hindi, pero... Sir Samuel, ano po yung sasabihin niya sa akin?
Siguro mas mabuting kaya ka muna. Bukas na mag-usap. Labi. Brother Jules. Sir Samuel. Kikita tayo ngayon. Hasta la vista. Ingat po kayo. Lolo Jules, may importante po kami sasabihin sa inyo. Ano yan na po? Ina, magpapaalam mo sana muna ako kung pwede akong bumalik sa mundo ng mga tao. Sa anong kadahilanan, anak? Sa palagay ko, ho, kailangan kong ipagpatuloy ang pagsusubaybay ko sa tagabantay. Pero hindi ba tapos na ang misyon mo, mahal na prinsesa? Nakumbinsin siyang tulungan tayo? May punto si Bagna Mirathea. Nagawa mo na ang pakay mo sa mundo ng mga tao. Pero hindi ko maaaring pabayaan ang tagabantay, ina. Alam ko, ho, na matutulungan ko siya na mapalabas ang lahat ng sandata ng Bakal na Cruz sa lalong madaling panahon. Ano? Kaharian ang engkanto? Mga diwata ba kamo? Opo, lo. Sinama po kami ni Mira sa kaharian nila. Ang ibig mo sabihin, Juan? Si Mira? Diwata? At ang ganda ang totoong anyo niya, Loli. Lalo yung kasama niya, yung liway. Kamto. Ano ba yan? Noon, aswang. Ngayon naman, may diwata na. Ano ba kailangan sa'yo ng mga diwata na yan, ha? Bakit ka nila ginugulo? Wala, hindi naman lang ako ginugulo. Nagpunta dito si Mira sa mundo natin para humingi ng tulong. Dahil nanganganib daw po ang mundo nila, ang mga mundo ng engkanto, sa anak mandiling. Anong magagawa mo, mahal na prinsesa? Mismo ang tagabantay na nagsabi na ang Bakal na Cruz lamang ang makakapagsabi kung handa na niya mapalabas ang iba pang mga sandata nito. Alam ko na matutulungan ko siya na maipalabas ang pana ng karunungan, Bagno. O sige, pahihintulutan kita, anak. Pero pinaalalahanan kita, huwag mong gagamitin ang iyong kapangyarihan sa mundo ng mga tao. Opo, maraming salamat, ina. Ano daw ang gustong gawin ng anak ng dilim sa mundo nila? Ang anak ng dilim daw po, ang makakapagpalaya doon sa masamang diwata na gustong sumakop sa kaharian nila. Ano naman ang kinalaman ng anak ng dilim sa diwatang iyon? Loyo po ang hindi maliwanag. Pero ang maliwanag sa akin, hindi lang po ang mundo natin ang nangangailangan ng tulong ko, pati ang kaharian ng mga engkanto. At dahil doon, mas kailangan ko na may palabas ang iba pang sandata ng Bakal na Cruz. Benjamin, tama na nga yan. Maupo ka na nga lang at ako ang ninenervyos lalo sa ginagawa mo eh. Eh kung bakit ba naman hanggang ngayon hindi pa umuwi rin yung anak mo? Eh hindi ba sabi niya kay Pepe lang siya pupunta? Kaya huwag ka na mag-alala. Ito na yung kinatatakot ko. Alam na ni Rosario ang totoo. Nahanap na rin niya ang tatay niya. Ito na yung Cora. Ito na. Anong ito na? Ang alin? Ano ba sinasabi mo? Hindi kaya mawala sa atin ang bunso natin? Ben, ano ka ba? Hindi naman ganun yun eh. Hindi ba si Pepe mismo nagsabi sa atin? Anak pa din natin si Rosario. Hindi na magbabago yun. Hmm? Palagay niyo, kaya ko na. Manang-mana ka talaga sa nanay mo. May natural kang galing sa pagkipaglaban. Salamat, Mrs. Alejandro. Sa wakas, magkakaroon ng magandang kinabukasan ng mga batang ito. Hahanapan natin sila ng mabubuting magulang at lugar na tatawagin nilang tahanan.
Gusto niyo ng candy? Ang foundation ko ang sigiging daan para makuha natin ang mga street kids, mga batang paampon. At kapag malaki na sila at handa na sila, doon natin sila ilalagay sa ating special na factory. At dito natin ipoproseso ang mga laman loob bilang canned goods at processed food. Pero habang pinalalaki ang mga batang yan, anong gagawin natin para hindi magutom ang mga kalahi natin? Huhuli kami ng mga kriminal na labas-masok sa kulungan. Pero imbes sa kulungan namin sila dadalhin, pasikreto namin silang dadalhin sa ating special na pabrika. Yung muna pansamantala magiging pagkain natin habang pinapalaki natin ang mga bata sa isla. Ito ang solusyon sa problema ng pagkain ng ating kalahi. Habang hindi pa natin nasasakop ang mga taong lupa. Oh, alis mo na ako. Yung mga customer natin, huwag niyo pababayaan, ha? Baby, alis lang si Mami, ha? Ano gusto mo? Baby. Sige, bibili kita. Yaya. Yaya, ikaw nang bahala kay baby, ha? Sige. Samantala, isang bata na naman sa Pasig ang kinidnap ng isang bagong namasukang yaya kahapon lang. At ayon sa pulisya, pinaghahanap na nila ang sindikatong nasa likod ng pagdukot na ito. Bikoy, kaya ikaw, huwag kang paggalagala sa kali na nag-iisang. Mamaya mo eh, bigla ka na lang tinangay. Subukan lang nila ako kunin, Lulay. Hindi yung paglaban ako. Noon kaya ako nagkuhin makipaglaban. Umirit ka na naman. Ah, at nga pala ang Kuya Juan mo. Kasama pa ni Lola Jules. Ako talaga yung dalawang yun, oo. Basta magkasama, sobrang kinakabugan dibdib ko. Bakit, Lali? Saan po ba talaga nagpunta sila Lolo at Kuya Juan? Diba, nangako sa'yo ang Kuya Juan mo. Sasabihin niya sa'yo ang lahat kapag malaki ka na. Malaki ka na ba? Bilisan mo. Galing naman ang baby ko. Siyempre naman. Tatay pinagtuturo sa akin eh. Pero paalala lang ha, ang training na to, pang self-defense lang. Huwag naman yung susugod ka agad at baghahanap lang ng aswang. Huwag mo kayo mag-alala, Mang Pepe. Nila mo hindi makakadapo dyan sa baby ko. Siguro naman, Juan. Hindi tungkol dyan ang pinunta ko rito. Ah, Pepe. May dala nga palang balita si Juan mula sa kaharian ng mga diwata at mga engkanto. Diwata? Engkanto? Ano yun? Totoo yun, Agustin. Si Mira, kaibigan namin ni Best Friend tsaka ni Rosario. Isa siyang diwata. Dinala kami niya sa mundo nila. Juan, ibig mo sabihin si Mira, isa siyang diwata? Oo, Rosario. Kaya nagpunta dito sa lupa si Mira. Dahil kinakailangan daw nila ang tulong ko. Dahil nanganganib na daw ang kanilang kaharian sa anak ng dilim. Para mapigilan ko ang anak ng dilim, kailangan mo panabas ko ang lahat ng sandata ng Baka na Cruz. Lo, alam niyo po ba ang paraan para mabilis ko mapalabas ang lahat ng sandata ng Baka na Cruz? Kung gusto mong mabilis na maipalabas ang mga sandata ng Baka na Cruz, kailangan mabilis mo ding matutunan ang mga katangian sinisimbolo ng bawat sandata. Katulad ng mga katangian ni Dato Bangaraw, ang unang tagabantay, na siyang unang gumamit ng bakal na krus na yan. Dahil kung hindi, kailangan isa-isahin ang bawat sandata. Ngayon na po, alin sa mga sandata ang gusto mong unahin? Humiga ka ng malalim. Ipanatag mo ang loob mo. Kung ano man yung nasa isip mo, pakawal mo. Ang para ng karanungan. Katulad ng sinabi ko sa'yo, mahal kong anak.
Kailangan mag-ingat ka ngayon sa mundo ng mga tao. Lalo na ngayong alam na nating may kaugnayan si Peruha sa mga aswang. Baka malaman ng anak ng dilim kung sino ka. Huwag ko kayo mag-alala, ina. Nasa panig ho natin ang tagabantay. At nasisiguro ko ho na hindi niya papayagan na malagay ako sa panganib. Mahal na, Reyna. Ano yun, Iway? Alam niyo naman po yung hihilingin ko, di ba? O sige, mamili ka. Gusto mo bang maging isang kulisap o ibang anyo ng insekto? Mahal na, Reyna, kulisap na lang. Sabi naman ni Ashong, ang ganda ko ng kulisap eh. Opo. Hindi sa isip nagmumula ang tunay na karunungan, kundi sa puso. Ito ang gamitin mo sa pananaw sa lahat ng bagay sa paligid. Sa pagpili ng desisyon, sa pagtimbang ng tama at mali. At yan mo maunawaan ang regalo ng karunungan na nagmumula sa bawat karanasan mo sa buhay. Hindi ko maintindihan. Maaari niyo bang ituro sa akin kung paano? Ang bawat tagabantay, iba't ibang karanasan ang kailangan pagdaanan. Isama na nating lahi, pero iba naman ang ating pagkatao. Tataol yan. Pwede niyo bang ituro kay Juan kung paano mapapadaling proseso? Apo, para maunawaan mo ang tunay na karunungan, kailangan limutin mo ang lahat ng iyong natutunan. Katulad po na sinabi sa akin ni Mira, tulad daw po ng paggamit ng pana, dapat kalimutan mo ang lahat ng nasa isipan mo. Juan, kaya mo yan. Huwag kang sumuko. Bago mo maipalabas ang pana sa bakal ng krus, kailangan mo makita at maunawaan ang pinagmula ng tunay na karunungan. Ada, bebe, konting tsiga na lang, alam ko, may papalabas mo rin yung pana. Hello, bebe. Ikaw ang inspirasyon ko. At isa ka sa mga dahilan kung bakit inaayos ko ang buhay ko. Sana nga mapalabas ko agad ang pana ng karunungan. Bebe, alam mo, hindi ko maipaliwanag, pero simula nung nagtitraining ako kasama ang tatay, parang may ibang pakiramdam sa akin. Eh, ano naman? Parang basta masaya. Parang nabubuo ako, kumpleto na hindi ko naman akalain na kulang pala yun sa akin dati. Eh, siyempre, nakilala mo na ang tatay mo eh. Unti-unti na nabubuo lahat ang pangarap mo. Hindi lang yun. Naalala mo nung sinabi ko sa'yo dati? Nung bata pa ako, pakiramdam ko, iba ako sa pamilya ko. Kahit na tinuring nila ako na parang tunay nilang anak, parte ako ng pamilya, parang nung lumalaki ako, parang may iba talaga eh. Pero pagkasama ko si Tatay Pepe, pag nagtitraining kami, pag nandun ako sa bahay ng kapatiran, parang hindi ko nararamdaman doon. Pakiramdam ko talaga parte ako ng pamilyang yun. Ako kaya, bebe. Pag nakita na kasama ko kaya ang totoong tatay, ay hindi kaya mararamdaman ko. Ngayong mayos na ang sistema sa supply ng pagkain, wala na akong narinig na reklamo sa ating makalahi. Dahil yan, success ng ating passing plan. Let's just hope na hindi ito lahat sirain ulit ng tagabantay. Dara, isa lang ang solusyon dyan.
kailangan kong makuha sa ating panig si Juan sa lalong madaling panahon. Paano mo naman malalaman kung hindi mo siya hanapin? Di ba gusto mo siyang makita? Juan, gawin mo. Hanapin mo yung tatay mo. Kailangan nang malaman ni Juan na ako ang kanyang tunay na ama. Wala po rito ang apo ko. Tulad ng sinabi ko, tagabantay. Hindi man kita pwedeng saktan, sasaktan ko naman ang mga mahal mo sa buhay. Saan niyo na po ba ulit yung probinsya niyo ng nanay ko? Kasi po, gusto ko na po talagang hanapin ang tatay ko eh. Nag-aaral ka? Tinatraining ko kasi ako ni Tatay Pepe. Eh, hindi ba delikado yung ginagawa mo? Sino lalabanan mo? Yung mga aswang? Di ba pwedeng itigil muna natin ang operasyon ng agency na to? Kapag nalaman ni Juan ang tungkol sa agency, hahanapin niya to't sisirain. Problema to para sa iyong ama, katulad ng sabi ko. Kaya nating maging sakit ng ulo ng iyong ama si Juan.